Dear Tita L, good evening po. Pakitago na lang po ako sa pangalang Aris. I am 28 years old at single mom sa anak kong 5 years of age. Kakatapos ko lang po, Tita L, sa isang maling relasyon na pinaabot ko pa ng 7 taon. Naging kerida po ako for 7 long years at nagbunga yon ng isang magandang bata, ang daughter ko. Ano nga bang pakiramdam na maging other woman? Well, nung una, aamitin kong exciting. Feeling ko, napaka-ideal woman ko kasi pinursue niya ako kahit pa legally committed na siya sa iba. Nakaka-proud din kapag nalalagpasan namin yung mga pagsubok ng lihim naming relasyon na parang kahit patago, mas nagiging matatag pa kami. Nung nahuli na siya ng asawa niya at pinili pa niya kami ng anak niya na 1-year-old pa lang po noon over his legal wife and 2 teenage kids, naramdaman ko, Tita L, na baka kami na nga talaga ang itinadhana. Kasi inilaban niya kami eh. Mula nun, di na namin kinailangan pang magtago tuwing lalabas kami bilang isang pamilya. Tahimik din ang naging buhay namin. Masaya at stable. Never akong kinonfront ng asawa niya o kahit ng mga anak niya. Yung daughter ko, sobrang close nila ng daddy niya. Pero, ilusyon ko lang pala na tahimik. Because deep inside me, Tita L, I've always been anxious. Kahit never kaming ginulo ng legal family niya, never nawala yung takot ko na baka isang araw makasalubong namin sila at sa sobrang galit pa rin nila sa amin ang anak ko, ipahiya nila kami at makarinig ng masasakit na salita ang anak ko na hindi naman niya deserve. Marami pa akong inaalala, Tita L, to the point na habang mas lumalaki yung anak ko, mas gusto ko siyang itago sa mundo. That's when I decided na i-open up sa dati kong partner ang tungkol sa worries ko. Pero kasabay nun, buo na rin yung desisyon kong makipaghiwalay sa kanya. Kasi I felt na kahit anong saya at stable namin, mali pa rin talaga. And I guess, dun nang galing ang worries ko. Siyempre, di siya pumayag. Pero sa huli, ako pa rin ang nasunod. Tinitiis ko kahit at times natutukso akong tanggapin siya ulit sa buhay namin, lalo't involved ang anak ko. Nahihirapan akong ipaliwanag sa anak ko ang nangyari kasi all of a sudden, wala na siyang daddy. Ayoko po sanang magsinungaling. Sana po mapayuhan ninyo ako kahit ano po tatanggapin ko. Alam kong nagkamali po ako, Tita L. Maraming salamat. Hanggang dito na lang, Aris. Aris, ako'y may tanong sa'yo, Aris. Bakit mo naman iniris sa buhay ng bata yung tatay? Iniris mo lang sana, Aris, sa buhay mo. You can always do co-parenting. And I'm, I can't find the words to say, pero dun pa lang sa inaamin mo na nagkamali ka, may 1 point ka na sa akin eh. Kasi hindi lahat ng babae sasabihin, inaamin nila na nagkamali sila. Yung iba dyan sasabihin, eh tao lang eh, babae lang, umibig sa ibang, sa maling tao. Babae lang, umibig sa may asawa. Hindi ko matiis eh. Mga ganon. Pero ikaw kakaiba ka because you said nga na alam mo na nagkamali ka. And for that, may 1 point ka sa akin. Actually, may 105.9 points ka sa akin doon. Na alam mong nagkamali ka, kaya ka nakipaghiwalay doon sa partner mo na merong, or sabihin na natin legally, may
asawa at anak. Pero pagdating sa bata, sana kahit papano, pinayagan mo namang maging tatay yung dati mong partner sa anak mo. Kasi mas okay pa rin na lalaking may nanay, may tatay yung bata. Yan mo siyang, you know, makilala niya kung sino yung tatay niya. Without any romantic, ties involved between the two of you. Mag-co-parenting na lang kayo para sa bata. Yun ang uso ngayon eh, di ba? Mga co-parenting, dati nga hindi uso yung, ay, di ba sa akin yung anak, akin yung bata? Akin, hindi mo makikita! Di ba? Hindi mo siya makikita at kailan! Mga ganun pang mga soundbite. Gulang na lang, gano'n, di ba? Hindi mo siya makikita! Ganyan. Eh, sinang sumpa kita! May mga paganyang-ganyan pa, hindi ba? Pero ngayon, I guess, kahit paano, natututo na tayong co-parenting. Di ba? Para kasing ano eh, well, sabi nga ni Isabel, medyo selfish apart mo na pati yung anak mo, inilayo mo yung tatay niya sa kanya para lang hindi ka muling matukso, di ba? O baka mag-fall ka ulit para kay partner. Sana hinayaan mo na lang siyang maging tatay. And I guess, sabi mo nga, di ba, lahat tatanggapin mo. I guess that's one suggestion that I can give you. Hayaan mo siya maging tatay sa anak niya. So, paano rin kayo nabubuhay ngayon? Kasi imagine mo, 5 years old, iba na mga bata ngayon, marunong na mag-isip yung mga yan. Ako nga, 5 years old ako, ang dami kong tanong sa nanay ko eh. Tinatanong ko siya, bakit dalawa ang... Ganon. Ma, bakit dalawa yung... Yan, ganyan. Pero hindi ko na itutuloy. Pero hindi po yun bastos, promise. It sounds like lang, pero... Ang hirap kasi ikwento sa Eri. Komplikado rin kasi yung buhay ko, mga kapatid. Pero yun nga, sa edad na 5, ang dami mo ng questions na mature na tinatanong ang parents ko. So I guess, masalo na mga bata ngayon, di ba? Ayaw mo magsinungaling sa anak mo, di... Kahit pa paano, siguro i-sugarcoat mo na lang na mommy and daddy... they're no longer together kasi hindi na sila pwedeng magsama. Pero si daddy, daddy mo pa rin naman. Dadalawin ka niya, imomol ka niya, maglalakwatsa kayo, papasyal kayo. Yun lang, pag si daddy at si baby at daddy lang ang magkasama. Hindi nasasama si mommy kasi busy si mommy. Pwede mo naman sigurong sabihin na gano'n. Diba, Eris? Hayaan mo lang na maging tatay. Yung anak mo, yung tatay, yung partner mo dati sa anak mo.